Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko na naranasan niya nung mga panahong dito siya tumira. Teka, bago natin simulan ang kwentong ito, gusto ko munang pagganahin ninyo ang mga common sense ninyo kung meron man. Baka may mga nakikinig na naman dyang pusong mamuni. Hindi porket meron akong binabanggit na lugar sa mga kwento ko, ibig sabihin yan, aswang na lahat ng nakatira dyan. Hindi ganun yun. Tsaka, binabanggit ko naman kung anong taon. Yung iba, hindi ko na mabanggit kasi sobrang tagal na nangyari. Isipin ninyo, lolo ng lola ko? E ilang taon na yung lola ko ngayon? 70 years old na. E paano yung lolo niya, di ba? At saka, hindi porket dyan ka na lumaki sa lugar na yan, eh alam mo na ang lahat. 40 anyos ka pa lang, Dudong. Baka noong mga panahong inaaswang yung lugar ninyo, halamang dagat ka pa lang nun, hindi ka pa ganap na tao. Kaya please, bago kayong mag-comment na sinisiraan ko ang lugar ninyo, mag-isip kayong mabuti. Tsaka, pinapangako ko sa inyo, yung palagi kong binabanggit na lugar sa mga kwento ko, pupuntahan namin ang lola ko next year. So, shut up na lang ha. Enjoyin natin to. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Taong 1960, Panabotan, Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, merong tsahay ng lola ko na kung tawagin nila ay Mamang. Merong anak ito si Mamang na best friend ng lola ko na tinatawag niyang Nining. Ito si Mamang, isa itong sikat at batikang manggagamot noon sa Panabotan. Halos lahat ng merong sakit siya ang gumagamot. Lalo na kung ito'y naengkanto, nabate, namatanda, at higit sa lahat, at paborito ni Mamang na gamutin, ay yung mga naaswang. Gustong-gusto ito ni Mamang kasi ang ginagawa niya, yung sumpa o sakit na binigay ng aswang sa biktima, ibinabalik niya ito at merong panghalong sumpa. Kumbaga, parang nadodoble yung sakit ng aswang. At ang mas malala pa, maaari ding mamatay yung aswang na yon. Kaya hindi na nakakapagtaka na maraming galit kay Mamang. Ayon sa lola ko, kapag umaga daw ay nagbibilad si Mamang ng tuyong palay sa gilid ng kalsada. Meron daw kasing isang kumpanya doon na bumibili ng mga tuyong palay, troso, dahon ng buko at kung ano-ano pang meron sa bukid. Ang sabi ng lola ko, Johnston Company daw yon. Kung may kakilala kayo nun sa Siraway, malamang alam nila yan. Hindi daw kalayuan sa bahay ni Mamang, meron daw doon balon. Doon daw siya kumukuha ng tubig noon. Isang araw daw habang kumukuha si Mamang ng tubig sa balon, meron daw napakatangkad na babae ang dumaan. At ang suot daw nung babae, mahabang itim na tela at belong itim. Dahan-dahan daw itong naglalakad at nakatitig ito ng napakasama kay Mamang. Hinihingal-hingal pa daw ito at parang gustong lusubin si Mamang. Nang bigla itong nakita ni Mamang at binati niya ito ng magandang araw, bigla daw nagkunot ang noo nito at ngumanga na parabang pinapakita niya mga ngipin niya. Kinawayan lang daw ito ni Mamang at tinawanan lang. Tumalikod yung babae at naglakad ng napakabilis. Sinunda ng tingin ng lola ko ito. Nakita daw niyang pumunta ito sa bukuhan at bigla na lang nawala. Noong mga panahon daw na yan, wala naman daw talagang aswang sa Panabotan. Yung babaeng nakita nila ay dayo mula sa malayong lugar. Doon lang daw ito sa Siraway na mimili ng biktima. Kasi nga malayo yun kung saan sila nakatira. Mula daw nung mangyari yun, sinabihan sila ni Mamang na pumasok sila sa loob ng bahay pagtungtong ng alas 6 ng hapon.
wag na wag silang magpapagabi sa daan. Lalo pa daw ngayon, dahil meron daw mainit sa kanila na isang uri ng aswang. Isang gabi daw, hinahanap ni Mamang yung dalawang aso niya. Si Blackie daw yun, tsaka si Brownie. Tinatawag niya daw ito kasi anong oras ni? Pinapapasok niya sa loob ng bahay para pakainin. Tawag daw siya ng tawag, pero walang lumalapit. Hanggang sa meron daw siyang nakitang dalawang malaking aso na di kalayuan sa bahay niya. Tinitigan niya daw ito at ang sabi niya sa sarili niya, bakit parang sobrang laki naman ang mga aso ko? Nung akmang lalapitan na niya, bigla daw siyang nagulat sa nakita niya. Dahil ang nakita ni Mamang, dalawang taong nakatuwad at sa pagitan ng mga hita nito ay merong mga ulo. Mapupula at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Napaatras si Mamang dahil sa nakita niya at meron itong binunot sa kanyang tagiliran. Nung pagbunot niya dito, bigla-bigla daw nagtakbuhan yung dalawang malaking aso na yun. Lumipas ang ilang mga araw at hindi na nagpakita pa yung dalawang malaking aso. Dahil ang ginawa ni Mamang, meron siyang mga pinatuyong parang palaspas at pinampapaspas niya yon sa bawat sulok ng labas ng bahay niya. Kasabay pa daw ng iba't ibang uri ng mga kristal na galing dagat. Ang ginagawa ni Mamang dito, inilalagay niya sa isang bao kasama pa ang iba't ibang uri ng bato at sinisindihan niya ang mga ito. Parang incenso style, yung ganun. Inilalagay ito ni Mamang sa ilalim ng bahay niya. Pangontra daw ito sa mga aswang na gustong pasukin ang kanyang bahay. Isang gabi nung pauwi ang anak niya, galing kasi sa Johnston Company, nagbenta ng mga pinatuyong palay. Rinig na rinig daw nila na tumatakbo ito at humihingi ng tulong. Mamang! Mamang! Sigaw daw ito ng sigaw habang papalapit sa bahay nila. Nung nakita ito ni Mamang, nanlaki daw ang mga mata nito dahil kitang-kita niya na may humahabol sa anak niya na dalawang sigpin. Ang ginawa ni Mamang, kahit napakainit pa nung baon na nasa ilalim ng bahay niya, kinuha niya ito at hinagis niya doon sa dalawang sigpin. Mabuti na lang at malapit na yung anak niya at tanging maliit na kalmot na lang ang inabot nito. Sa takot nung sigbin sa ibinato ni Mamang, tumakbo ulit papalayo ang dalawang ito. Sinubukan ni Mamang habulin ang mga ito. Ang kaso nga lang, sa sobrang katabaan ni Mamang, napakabagal niyang tumakbo at wala siyang naabutan. E yung mga sigbin, sobrang lalaki ng mga hita. Isang buwelo lang ay malayo na agad ang nararating. Mabuti na lang talaga at malapit na yung anak niya sa bahay. Kung nagkataong nasa kalagitnaan pa lang ito ng nilalakad niya, malamang daw napatay na ito. Mula nang mangyari yun, pinabauna na ni Mamang ang mga anak niya ng kristal na itim. Ayon sa lola ko, ang itsura daw nito ay parang tinik na makintab. Medyo mahaba daw ito at sobrang kinis. Ayon kay Mamang, kapag suot mo ang kristal na yon, hindi ka maaaring galawin ng mga aswang. Pero ang payo niya, mas mainam pa din daw na huwag magpapagabi sa daan dahil sadyang mapanlin lang ang mga aswang. Lumipas pa mga araw, linggo, hindi na ulit bumisita pa yung mga sigbi na yon. Tahimik na ulit silang namumuhay. Hanggang isang araw, merong lumapit kay Mamang at humingi ng tulong sa kanya. Medyo may kalayuan yung lugar na yon sa kanila kasi tatawid ka pa ng ilog bago makarating doon. At yung lugar na yon ay yung tinatawag nilang Barrio Site. Alam ko may mga taga-Siruway akong listeners. Alam nyo yung layo ng Panabotan sa Barrio Site, di ba? Yun sana ang lalakarin ni Mamang, ng lola ko, at ni Nining kung natuloy sila.
Kinagabihan, nagpa siya si Mamang na kumuha ng mga halamang gamot na magagamit niya sa panggagamot niya. Sinamahan siya ng lola ko at ni Nining. Wala kasing hawak ng gasera para meron silang ilaw sa gubat. Ayon sa lola ko, nung nandun na sila sa bukuhan, habang naghahanap si Mamang ng mga halaman, meron daw siyang naririnig sa itaas na hak! 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 Ganyan yung paglalarawan sa akin ng lola ko. Parang may dahak pa nga daw yun eh. Parang puro plema yung lalamunan. Paulit-ulit daw niyang naririnig yun. Tapos, paikot-ikot lang daw sa itaas. Si Mamang dead ma lang. Parang wala daw naririnig. Hanggang sa sinabihan sila ni Mamang na hindi daw makakalapit sa kanila ang mga yun. Hanggang takot lang daw. Kapag sinubukan daw lumapit ng mga wakwak sa itaas, itatarak daw ni Mamang sa kanila yung dulo ng buntot ng pagi. Para sa mga hindi nakakaalam, yung nasa dulo ng buntot ng pagi ay matalas. Lalo na kapag ibinilad mo ito at pinatuyo sa arawan. Lalo itong titigas. Yun daw yung nakasuksok sa bewang ni Mamang nung mga oras na yon. Nung nakumpleto na niya yung mga dahong kailangan niya, naglalakad na sila pabalik sa bahay nila. Nang marinig na naman ng lola ko yung whack! 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 Pero sa pagkakataong ito, malapit na ito sa kanila. Tapos pag tumitingin daw siya sa gilid niya, merong napakatangkad na taong nakatingin lang sa kanila. Sumusunod daw ito habang naglalakad silang tatlo. Hanggang sa bigla na lang humarang ito sa harapan nila. At inilabas ni Mamang yung dulo ng buntot ng pagi. Hindi nagdalawang isip si Mamang na itarak ito dito. Sumigaw daw ng napakalakas yung tinarakan niya. Napakasakit daw sa tenga nun. Parang tili daw ng babae tapos nakalapit sa tenga mo. Sumisigaw at umiiyak na din ang lola ko at si Nining. Pero pagtarak daw ni Mamang nun, agad na tumakbo yung napakatangkad na tao. Sinabihan sila ni Mamang na magmadali na maglakad. Hanggang sa nakauwi naman sila ng ligtas sa bahay. Mula nung gabing yon, hindi na ulit sila lumalabas ng bahay pagsapit ng alas 6 ng hapon. Akala kasi ni Mamang nun, tinigilan na sila ng mga aswang. Pero hindi pa pala. Tungkol naman doon sa nanghingi ng tulong sa kanya na tiga Barrio Site, nung nagsimula na ang proseso ng panggagamot niya doon, bumalik na ang lola ko sa tatay niya. Kaya hindi na alam ng lola ko kung ano nangyari doon. Pero ayon sa kwento ni Nining, naengkanto daw yung humingi ng tulong doon. Medyo matagal yung naging gamutan kasi prinsipe daw ng mga engkanto yun ang gulo doon. Pero nagamot din naman siya ni Mamang. Balikan natin yung una kong nabanggit na sigbina. Para sa mga hindi nakakaalam, sabi-sabi sa ibang probinsya na ang sigbin daw ay alaga ng engkanto o ng aswang. Para daw kasi itong malaking aso. Pero hindi pala. Isa din pala itong uri ng aswang na kapag nasaktan mo, agad-agad ding gumagante. Tao lang rin sila na parang nag-aanyong malaking aso. Tsaka marami din kasing klase ng sigbin eh. Hindi ko na nga lang alam yung iba. Kayo, baka alam ninyo. Comment kayo sa baba. At para naman doon sa wakwak na nabanggit ko kanina, para sa mga hindi nakakaalam, may kukumpara ang wakwak sa isang bruha. Balikan nyo yung kwento kong aligid. Malalaman nyo kung ano yung bruha. Ang pinagkaiba nga lang, nakakalipad ang mga ito. Pero, iba pa rin to sa manananggal ha? Siguro, parang magpinsan niyang dalawang demonyo na yan. Sadyang napakahiwaga talaga ng ating mundo, no? Marami pala mga ganitong klase ng kababalaghang nangyari noon.
Kung nung panahon na yon, meron na mga cellphone na may camera, siguro napakarami nating mga ebidensya ngayon. Hindi tayo magdadalawang isip o magdududa kung totoo ba sila. Kaso nga lang, hanggang sa mga kwento na lang tayo aasa. Kaya, nasa inyo pa rin ang desisyon kung maniniwala kayo sa mga kwento o hindi. Teka. Akala nyo tapos na ang kwento ni Mamang? Alam nyo bang meron itong part 2? Pero, ngayon pa lang kami magkukwentuhan ng lola ko. So, paano ba yan? Meron na naman kayong aabangan. Pero syempre, bago tayo dumating sa part 2, i-share nyo na muna ito. Kasi, pag hindi nyo shinare, baka magulat kayo dyan. Pagbaba nyo ng bahay o paglabas nyo ng bahay nyo, merong sasalubong sa inyo na dalawang sigbin. Hahaha!